Hi there. In this video, we're going to learn about the greatest common factor or yung kilalang kilala sa tawag na GCF. The greatest of the common factors between the two or more numbers. There are methods of finding the greatest common factors of a number. First, we have the listing method, prime factorization method, and the continuous division. Katulad ng LCM, ito rin yung mga method na ginagamit natin sa pagkuha ng GCF. Okay? Medyo may pagkakaiba lamang sila. Let's try example in getting the GCF of a number. Listing method muna tayo. Focus tayo sa isang method muna. Let's try to get the GCF of 16 and 20 using listing method. First, you're going to write the factors of the numbers. Ano yung factors? Number that we multiply. Okay, halimbawa, yung 16. Ano-ano yung minumultiply natin sa 16? Simula muna tayo sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking factors ng 16. 16, we have 1 times 16. Okay? Yan yung factor niya. Next, ano pa? 2 times 8. Sa 3, mayroon ba? Wala po. Next, 4. 4 times 4. 4 times 4 is 16. Okay? So, ang factors ng 16 ay 16 we have 1, 2, 4, pareho lang ito, kaya isa lang susulat natin. 8, 16. Baka magtaka kayo kung saan galing. Ito rin yun, no? 1, 2, 4, 8, 16. Ito yon. Next, ang 20. Ang 20. Ano yung mga number na minumultiply natin na ang sagot ay 20? Siyempre, start muna tayo sa 1. 1 times 20. Palagi tayo magsisimula sa 1. Next, 2 times 10. Ano pa? Meron ba table 3? Wala po. Table 4, we have 4 times 5. 4 times 5 is 20. Then, list na natin yung factors ng 20. Sunod-sunod. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Yun yung kanyang mga factors. Diba? Next, hahanapin ngayon natin ang common factors. Ano yung common factors? Yung mayroong number dito sa 16 at mayroon din sa 20. Ano-ano yon? We have 1. Mayroon 1 doon sa 16. Mayroon 1 sa 20. 2 and 4. Yun lang ang kanilang common factors. Okay? Then, makikita na natin ang kanilang GCF. Diba? Pag sinabing GCF, yung pinakamalaking nilang pareho. So, we have 4. Yun ang GCF dyan sa number na yan. Okay? Diba, napakadali lang sa listing method? Napakadali ng common factors hanapin. Try kaya natin sa prime factorization. Ano kaya kung 4 din ang kanyang sagot?
Okay. Now, 16 and 20. Factors ng 16. Kahit anong gamitin mo dyan, basta 16 ang sagot, okay lang. 8 times 2. Diba? 8 times 2 equals 16. Hindi pa ito prime number, so continue. 8 is 4 times 2. Kapag prime na, just copy 2. Ito ay hindi pa prime, composite pa siya. So, gagawin natin siyang prime number. Times 2 times ito, kopya lang. Tapos, ito rin, kopya lang kasi prime na siya. So, the prime factors of 16 is 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. Okay. Next, ang 20. Let's try 4 times 5. 4 is a composite number. So, gagawin muna natin siyang prime. Times 4 times 2 equals 4. Tapos, 5. So, yan na po yung kanyang prime factors. 2 times 2 times 5. Okay, sulat na natin ang kanilang prime factors para makuha natin ang kanyang greatest common factor. So, ang 16 ay 2 times 2 times 2 times 2. Or, pag sinulat natin siya sa exponential form, 2 raised to the 4th power. Sa exponential form yan. Oh, next, 20. We have 2 times 2 times 5. Okay. Then, hanapin ang pareho. Pareho natin to. 2, pareho, tsaka pareho. So, 2 times 2. 2 times 2 is 4. O, ganun pa rin ang kanyang greatest common factor, 4. Okay, di ba pareho lang din? Tingnan niya natin sa continuous division kung pareho lang din ang kanyang GCF. 16 and 40 20 using continuous division. 16 and 20. Sabi ko nga, start lagi sa 2. Kung yun ay kanilang common factor or common multiple. 16 divided by 2 is 8. 20 divided by 2 is 10. Okay, since pareho pa silang prime numbers at may common multiple, diretso pa tayo. 8 divided by 2 is 4. 10 divided by 2 is 5. Okay, ito po kaya. Mayroon kaya pa siyang common multiples? Wala na. So, ang GCF, ito lang. 2 times 2, that is 4. Yun ang kanyang GCF. Ano kaya ang gagawin dito? Lala, hindi na sila kasali. Kasali sila kapag LCM, kasi ganito yun pag LCM. 2 times 2 times 4 times 5. LCM yun. Pag GCF, yun lang kanilang common divisor. Okay? Yun lang ang imumultiply. May tanong po ba? Okay, let's try another number. This time, isang method na lang ang gagamitin natin. Total, pareho lang din naman ang sagot, di ba? Kung ano ang sasabihin ng teacher nyo kapag kayo pinapasol, just follow their instruction. Pero, yung kalalabas, total ang kakalabasan din naman nun ay pareho lang din. Kung ano ang pinapakuha na method. Gusto lang nila yun malaman, or rather malaman nyo kung paano sinosolve o kinukuha ang GCF using different methods. Yung iba nga niyan, yung medyo magagaling sa math, isang tingin lang nila sa numbers, ay alam na agad nila ang GCF. Let's try 18
and 27. Anong method ang gusto nyo? Listing muna. So, 18. 1 times 18. 2 times 9. 3 times 6. O, diba? Yun ang kanilang factors. We have 18 here. Factors ay 1, 2, 3, 6, 9, tapos 18. Ayan. Next, 27. 1 times 27. No. 2. Wala. 3 times 9. So, ang 27 ay 1, 3, 9, 27. Okay. Tingnan natin ang kanilang common factor. Ang kanilang common factor ay 1, 3, 9. Ang kanyang greatest common factor ay 9. Okay. Practice sa bahay, ha? Using continuous division and prime factorization. Habang di pa nagsisimula ang klase, practice-practice sa bahay mag-solve para pag nag-October 5 or nagsimula na ang klase, alam na agad kung paano kukuhanin ang GCF ng isa ng mga numbers. Okay, let's try answering these exercises at home. Find the GCF of 12, 16, and 20 using listing method. Okay. Next, 12, 24, and 32 using prime factorization method and continuous division method. Okay? That's it for today. See you in my next video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po para masundan ninyo ang lesson natin sa mathematics. This is Teacher Presi Varona. Bye-bye!